Hey guys! Welcome na naman sa panibago nating vlogmas ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, welcome to my channel! Hey guys! Welcome to another vlog! Malapit na ang Kapaskuhan. Ano nga bang paghahanda ang ginagawa mo? Handa ka na ba? May nagawa ka na ba? Prepared ka na ba? Napag-isipan mo naman ang mga dapat gawin? Share it! Comment down below! Pero bago ang lahat guys, nagbaba ng mga utos ang DILG at ang ating Malacanang na una, kailangan nating i-follow to guys. Kailangan client nating i-follow to. Number one, kailangan daw ay naka face shield na rin together with your face mask paglalabas ka ng bahay. Pero kanina nung lumabas kami, by the way guys, it's the Yelsis Day! Yay! Paglabas namin kanina, wala namang naka face shield. Kasi nga, ang utos ng Malacanang na mag face shield na ay susundan pa yan ng mga local governments ng kani-kanilang mga ordinansa sa pagpapatupad nito. So far, hanggang ngayon, dito sa Paranaque, wala pang ganung utos. Also in Las Piñas, wala pang ganung utos. Siguro, napapagod na sila na sumunod na alam naman nilang. Anyway, isa pa sa utos ay ang 10 people maximum o 10 packs maximum per gathering. Matagal na itong ini-implement sa ibang bansa. Ngayon lang sinunod o pinapatupad dito sa ating bansa as far as I know na hanggang 10 tao lang per gathering ang allowed, lalo na ngayong Kapaskuhan. If you will exceed more than 10, pwede na kayong hulihin ng kung sino man ang manghuhuli. Ganon, kakabasa ko lang kanina. Anyway guys, ang vlog natin na to ay hindi tungkol sa mga yan. Ang vlog na to ay tungkol sa kung paano mamamasko sa panahon ng pandemya. Nung una ayokong i-vlog to dahil baka magkaroon ng idea mga inaanak ko. Come on! Pero, wala na akong ma-vlog. Kaya, dito na lang tayo sa vlog na ito. So, I will share three ways. Kung paano mamasko ngayong panahon ng pandemya. Let's start! Tip number one, online caroling. Online caroling, hindi na siya medyo bago sa panahon natin ngayon. Pero madalas ko siyang naririnig sa ibang tao. Like last time sa palengke, narinig ko siya na nag-uusap yung dalawang babaeng matanda na o yung anak ko, mga ngaroling daw sa inyo, online caroling. Nagda-doubt nga yung anak ko kung pwede ba daw ang online caroling. Maganda daw ba ang online caroling? Tapos sabi ng babaeng kausap niya, oh, maganda yan. Sige, isend niyo lang sa akin yung link. And then sabi nung nanay, sige, isesend na lang din namin yung GCash. Ganon ang naging usapan nila. Normal na usapan sa palengke. Meaning, nasa trend na talaga sa ngayon ang online caroling. Paano nga ba ginagawa ang online caroling? Well guys, you have to choose first your platform kung saan kayo mga ngaroling. Either sa Messenger, sa if you're an Apple user, sa FaceTime ba yan? Sa Skype? Anumang way ang gusto ninyo, you have to set that first. And then, you have to get the link ng inyong platform na napili. And you will send that doon sa tao na inyong kakaroling. Pero syempre, first, you have to be polite. You have to introduce first yung objective ninyo, yung goal ninyo doon sa tao na yun. Which is magkakaroling kayo. Hindi pwede yung isesend nyo na lang, bigla yung link, pagpasok nila, boom! Kumakanta ka na. Huwag ganon. Hindi maganda yun na nabibigla mga tao-tao. Depende pa rin naman yan kung alam mo yun, kaklose mo yung tao, kung kilala mo ba yung tao mismo, or alam mo yun, grabe yung bond ninyo.
na hindi siya mababasto sa ganun, gawin niyo yan. Pero pinakamaganda is yung magsabi kayo ahead of time para if ever, if vacant nila yung time na yon or matatawag nila yung pamilya nila at mapapanood yung mismong performance ninyo, I mean yung caroling performance ninyo para hindi naman masayang, diba? Alam ko naman na nangangaroling kayo because you want to express also, you want to share also your talent sa ibang tao. Sunod na lang yung, alam mo na, pero yung talent talaga yung fine-flex ninyo dyan. So maganda guys, maganda kung magsasabi kayo ahead of time para mas marami, mas maganda ang makakanood sa performance ninyo. Malay nyo mas marami pa yung magpikay, hindi ba? And also guys, sa online caroling, make sure wag na wag mong kakalimutan dahil sayang ang caroling mo na gusto mong kumita na ipipin mo doon sa inyong description sa online caroling ninyo ang mga details kung paano kayo sesendan ng mga pamasko ng inyong napiling mamamasko sa inyo o magbibigay ng pamasko sa inyo. Nandiyan ang GCash, nandiyan ang Paymaya, nandiyan ang inyong mga bank accounts like BDO, BPI at kung ano pang mga banko dyan. Don't forget to put or type or pin your bank details or kung anumang details ang gusto ninyo na pagsisenda nila ng kanilang mga pamasko para sa inyo. Huwag niyong sayangan yung opportunity. Ilagay niyo lahat ng ways dyan para hindi mahirapan din yung mga magbibigay ng pamasko sa inyo. Okay! Tip number 2. Ang tip number 2 natin ay ginagawa na ng marami ngayong lockdown. Ito ang streaming. Yes, streaming guys, maraming gumagawa niyan, especially nitong lockdown. Maraming nag-change career, maraming nawala ng career at pumunta dito sa ganitong platform which is streaming. At tinatawag nila na yung sarili nila ngayon as streamers. Pati yung mga ibang kaibigan ko na nagvo-vlogs dito sa YouTube, medyo naglilo sila at lumipat sila as streamers kasi mas mabilis daw at mas madali ang kitaan sa streaming. Sa streaming kasi guys, iba't ibang ways yan para kumita. Kailangan nyo pa rin ng program, kailangan nyo ng setup, kailangan nyo ng theme dyan kung seseryosohin nyo talaga. Like for example, yung mga ibang vloggers na kilala ko, may isang gabi sa stream nila, meron silang concert night, duet night, alam mo yun, may mga shows sila. Minsan meron pang ano, talk with my pet, kung saan sa streaming na yun, they will talk about yung mga pets nila, ganyan. Iba-ibang topics para maging entertaining kasi yun ang entertainment natin ngayon, yung mga streamers, which is yung platform nila talaga ngayon is yung online. Pwede nyo rin yang gawin kung simultaneous kayo sa inyong gustong gawin na caroling. Pwede kayong mag-stream every night papuntang Kapaskuhan, and then sa streaming ninyo, ipipin lang ulit ninyo doon yung mga details kung paano sila magsisend sa inyo ng mga pamasko. Like yung GCash account nyo, Paymaya, bank account nyo, usually bank account, para ikakopy na lang nila yon and then isisend nila sa inyo yung inyong mga pamasko. Or, marami tayong platforms for streaming. Andyan ang StreamYard, andyan ang Skype, andyan ang Facebook Live, andyan ang Instagram Live, andyan ang FaceTime, andyan ang Zoom, at ang pinakausong-usong ngayon ay ang Kumu. Ang Kumu app kung saan nandun kadalasan ang mga nag-i-stream dahil madali daw ang kitaan doon as they said. Meron dong mga icons like Meron dong mga emoticons na convertible into cash. Kaya pag pinindot yun ng mga tao o mga nanonood, lumalabas yun sa screen at nakikita nila na merong ibong Adarna, malaki yata yung amount nun, yung mga ganun guys. Ganun, binabali rin ng mga applications yung mga reactions nyo para maging entertaining din sa mga nanonood, pati na rin sa nagpe-perform. So yan guys, mamimili lang kayo ng platforms and then isip kayo na magiging setup ng inyong programa doon sa stream in a way na namamasko kayo, ganyan. Huwag natin gawing boring yung pamamasko natin, huwag lang tayong humingi ng pamasko. Iba na ngayon guys, you have to be, alam mo yun, kailangan mapasaya mo muna. Pero depende yan sa inyo, baka gusto ninyo yung manghingi lang, pwede naman yan. Pero
ang advice ko is to make it entertaining para na rin sulit yung i-share sa inyo na blessing noong taong gusto ninyong mag-share. Also with streaming, mas marami kayong matatarget na mga tao na manood sa inyo. Unlike yung first step natin na link by link lang. So yan, depende sa inyo. Kung gusto nyo specific tao lang, doon kayo sa link lang. Kapag gusto ninyo na open for everyone, mag-stream kayo, which is better para mas marami kayong ma-entertain. Depende guys sa purpose at sa way ninyo ng pamamasko. Tip number 3. Ang tip number 3 natin ay isa sa mga bagong way ng pamamasko sa panahon natin ngayon. Nakareceive ako ng message galing sa aking kumare. Nagulat ako, akala ko nagbabati lang siya sa akin ng Merry Christmas. Natuwa naman ako, pero nagulat ako na yung shape nung sinend niya sa akin na greetings ay shape ng Merry Christmas na pag tinitigan mo ay magiging itsura pala niya ay QR code. Ano nga ba ang QR code? QR means quick response. At ito ay code. So, QR or quick response code. Naimbento o nagawa ito noong 1994 according kay Google. O, di ba? Feeling matalino na naman tayo. Pero, merong mga QR code na pang Pasko sa panahon ngayon. Yes, pwede kayong mag-download ng mga QR generator apps. QR generator websites. Nagagawa kayo o magko-customize kayo ng QR code na pang Pasko para hindi masyadong halata na nanghihingi kayo ng pamasko pag sinend ninyo yon. Ano nga ba o paano nga ba ginagawa ang QR code? Well guys, you have to download your chosen QR code generator app. And then doon sa app na yon, gagawa kayo ng link. QR code is basically a scannable code papunta sa URL na depende sa kung anong sinet nyo doon sa QR code na yon. In this case, yung nag-send sa akin, gumawa siya ng QR code na merong Merry Christmas, Christmas tree, tapos sa gitna pala nun, andoon ang QR code na papunta sa GCash account niya. Meaning, ang ibig sabihin nun, na mamasko siya o bumabati siya ng pamasko sa akin, pero andyan na sa greeting ko, ang sesendan mo ng pamasko para sa inaanak mo. Ganun lang siya basically. So pupunta kayo ng QR code o mag-download kayo ng QR generator. Hanapin nyo yung Christmas editions na mga available nila doon. And then ililink nyo doon sa app na yon kung saan nyo papapuntahin yung QR code ninyo. So usually sa bank account yan, sa GCash, which is madalas GCash code talaga, or yung mga PayMaya account, depende sa inyo, kayo nang bahala dyan, pero yon ang gagawin ninyo. And then, ang advice ko naman guys is, depende kasi rin sa relasyon ninyo doon sa inyong hihinga ng pamasko. Tulad doon sa akin, close naman kami, okay lang sa akin yun, nagets ko kaagad na, okay, sige, dyan ko dadalhin o isi-send yung mga pamasko ko sa mga inaanak ko sa'yo, ganyan, gets ko naman yan. Pero, mas maganda kung meron pa rin description yung code o yung greeting Christmas QR code na isi-send ninyo para mas maintindihan nung isi-sendan ninyo kung para saan yun. Hindi ba? Hindi yung manghuhula sila at hindi yung nag-expect kayo na doon na mismo isi-send nung kumare ninyo o kung sino mang hinihingan ninyo ng pamasko, yung mga pamasko nila. Nagets nyo? So, yan ang bagong trend natin ngayon. Ang quick response code this Christmas o Christmas QR code. Sana masubukan ninyo at para hindi na rin nahihirapan yung mga mamimigay sa inyo. Baka naman, alam mo yun, pwede nyong i-GM, i-group message dyan sa messenger para baka naman meron kayong hindi ini-expect na magbibigay sa inyo. Plus, yun na, hindi na kayo lalabas, di ba? Hindi na kayo mahihirapan pa. So, mamimili lang kayo from our step 1, 2, 3. 1, direct link kung kanino mo bibigay and then kantahan ninyo. Number 2, open for everybody. Number 3, direct na sa bank account ninyo yung mga pamasko na gusto ninyong mahingi sana sa ibang tao. Anong napili mo? Comment down below! That's our top 3 pamamasko ngayong pandemya. Sana ay may napili ka sa tatlong ito. Top 1, top 2, top 3, pili ka lang dyan. Pero guys, ang essence nito is that hindi nyo na kailangang lumabas ng bahay para mamasko. Bawal lumabas yung mga bata below 15 years old, tandaan, dito sa Pilipinas ha, sa buong bansa yan.
I think. And then, napakadami pong mo pang dapat isuot. Ang face mask, ang face shield bago lumabas. Plus, alam mo yun, mahirap, delikado. So, hanggat maaari, huwag na kayong lumabas. Lalo sa mga inaanak ko, huwag na kayong lalabas. Diyan lang kayo. Okay lang yan dyan. Huwag nang ano. Joke lang. Pero hindi nga, it's a friendly advice and safety tips natin talaga is huwag nang lumabas hanggat maaari. May mga panahon naman na pwede tayong bumawi. Darating yung oras na pwede na tayong makalabas ng wala tayong bigat ng dibdib. Alam mo yun, yung hindi tayo nahihirapan. So, we have to maximize our efforts para hindi natin makuha yung virus. And these are good ways, good tips na pwede ninyong sundin. So, that's it guys. I hope nakatulong ang vlog natin na ito para mabigyan kayo ng idea kung paano kayo pwedeng mag-solicit ngayong Kapaskuhan nang hindi kayo lumalabas ng mga bahay. So, if you happen to like this video, please give it a big thumbs up and please subscribe to my YouTube channel. Once again, I am Rondick. See you on our next vlog, Mas! Merry Christmas!